Sabayan sa KRV. Since marami humihingi ng soundcheck sa TSMP power pipe, soundcheck na natin. So yun ang kagandahan guys ng power pipe. Mas maingay lang siya ng konti sa stock. So yun yung tunog niya sa indoor. I'm sure pag sa labas wala na masyadong tunog to. And what's up mga katingin, ito na yung ating Yamaha Aerox World GP 60th Anniversary Edition. So ganda-ganda ako sa kulay nito kasi may resemblance yung color niya kay red one. Red yung fender and then the rest is pearl white. So, hindi ko na na-videohan guys yung assembly nito kahapon dahil masama yung pakiramdam ko, pero pictures na lang ipapakita ko. So first off, suspension niya ay JVT. Adjustable preload. Gold yung inner tube niya. Tapos naka big disc. Naka Racing Boy Brake Master Pump na kulay black. Naka Racing Boy na rear shocks. Fully adjustable. Tapos adjustment siya ng compression, rebound, and preload stars. Naka TSMP power pipe. And naka TSMP big radiator. Yung panggilid pala guys, naka speed tuner CVT set. Tapos naka COSO air filter. So yung test ride natin guys, huwag natin patagalin. So ito yung first time na matitesting ko siya. Ayun. Solid yung exhaust niya, tahimik. So unang napansin ko guys sa kanyang acceleration, may konting delay versus stock. Kasi yung stock yata I think 1000 lang yung kanyang clutch spring, ito 1500 na yung clutch spring. So meaning nun, mas may buwelo. Bubuwelo muna siya ng 1500 bago siya kakapit yung clutch. Ang ganda ng pickup. Yung engine nito guys all stock. Yung CVT lang ang in-upgrade natin. So it's a CVT set. So meaning na CVT set, meron siyang racing pulley with drive face, tapos clutch and bell. Yung combination ng rollers, hindi ko natanong sa mechanical. Gumawa nga pala nito si Sam of Sam Motorworks. So shoutout Sam. Maganda na may home service. So kahit masama yung pakaramdam ko, nagawa naman niya. Sa next build natin guys, promise sa inyo, ikukumpletuhin natin. First stage pa lang naman to ng build natin. So yung next build natin, exciting yun. Lalagyan natin ng Racing Boy R1 brake caliper sa harap. Engine upgrades na. Kaya lang sa ngayon, hindi ko pa alam kung ano yung magandang engine upgrade na para sa touring. So ngayon matitesting natin yung suspension. Very nice. Hindi siya matagtag, hindi gaya ng stock, di ba? Ramdam mo yung kaldag. Makakaldag yung suspension dito, yun, daan-daan sa lubak. Ayun o. Ang ganda, less yung rebound kasi pag stock, ang bilis ng rebound ng likod eh. Pumapalo. So yung difference niya, mas kontrolado yung rebound. Worth it ba magpalit ng suspension sa Aerox or any scooter in particular? So para sa akin, worth it siya. Lalo kung gagamitin mo sa medyo aggressive riding and long ride. Kasi yung comfort mo tsaka yung handling mo, mag-i-improve. Marami kang mag-benefit sa pagpalit ng suspension. And ang good news naman is, hindi ganun kamahal ang suspension ng scooter in comparison with big bikes. Pero syempre, kung magpapalit ka ng mas high-end like Ohlins, syempre mag-usapan na yun. Pero para sa price nitong JVT and Racing Boy, para sa akin, worth it. So, yung preno niya, mas lumakas na kaysa sa stock. Pero, hindi natin napapalitan yung caliper. Hindi pa rin ako ganun kakontento. Kasi mas maganda mapalitan sana natin yung caliper, di ba? Para maximize na yung braking upgrade. Ayun nga lang, syempre, pag nagpalit ka na itong CVT set, huwag mo nang isipin yung makatipid ka sa gas. Dahil, for sure, mas malakas to sa gas during stop and go traffic. Pero yung highway, same lang naman. Stop and go lang ang mapapalakas sa'yo sa gas dahil yung clutch spring niya nga tumigas tsaka yung center spring. So yun ang kagandahan ng nakasuspension front and rear. Lalo pag na-tune sa tamang weight ng rider, kahit dumiin ka sa uneven pavement, hindi ka tatalbog-talbog eh. Kumbaga nakakapit pa yung gulong mo. Sobrang tahimik nung power pipe. Konting-konti lang naririnig ko.
meron lang siyang konting tunog versus stock. So abangan nyo guys yung ating stage 2 ng ating Yamaha Aerox build. So itignan natin kung ano yung mga magagandang engine upgrades na pwede natin gawin, pero not too extreme. Kasi gusto ko yung pwedeng isa lang sa endurance, yung pwedeng pang babaran sa biyahe. So kagandahan ng power pipe, mas nakakahinga yung engine. Paramdam mo na hindi siya sakal. Tsaka yung weight difference, merong weight reduction pag nagpalit ka ng aftermarket pipe. At hindi ka nakakabulahaw, hindi ka matcha-checkpoint, at mahuhuli na naka-open pipe. Lalo maganda to pag na-tune sa weight ko. Hindi pa siya na-tune. So dadalhin natin sa AV Moto for tuning. So yung total ng parts na inabot nito guys is nasa mga 30k megit. So kung tatanungin nyo ako, worth it ba yung ganung gastos? Kung enthusiast ka, okay siya. Kung saan ka masaya, di ba? Kung saan mag-i-enjoy. Kung gusto mo i-push to the limit yung performance ng motor, worth it siya. Pero it's not practical. Siyempre kung practical ang usapan, mas maganda pa rin na stock talaga. All stock. Dahil maganda na naman yung performance ng stock na Aerox. Matagal ko na pangarap ng magkaroon ng scooter build. Nanggaling ako dati sa Mio na kargado. Matagal ko rin siyang ginamit. Naka-touring set din yung 200cc. Una nag 180cc ako, and then nag 200cc na ako. For how many years? Mga 6 years yata ako nakakargado. Tapos pagkalipat ko sa NMAX na stock, pinalit ko NMAX na all stock. Nabagalan ako, tamlay. Sabi ko, tamlay naman. So may mga trade-offs nga lang. Pagkargado, syempre mas maaga ka magpapalit ng langis. Kailangan fully synthetic. Ay, maaga ka magpapalit ng belt. So high maintenance na. Mas malaking makina na ikakarga mo, mas mataas ang maintenance at mas mataas ang risk ng failure. Kaya gusto kong makina touring set, tsaka gusto ko hindi masyadong mataas yung displacement na idadagdag natin. So siguro mga 185cc first full tank Aerox. Full tank po. Aba, so sabi nila mas maganda raw yung 97 dahil mas malinis sa makina. Yung premium daw kasi nag-iiwan siya ng parang mancha or dumi. So yun, goodbye fuel efficiency dahil naka-setup na yung CVT natin. So first full tank ni Aerox. Ayan, bali ito ang aking kauna-unahang Aerox V2. Ayan. Yon. So bakit nga pala ako bumili ng Aerox V2? Sa mga hindi nakakaalam, meron akong Aerox V1 way back 2019, and hanggang ngayon nasa atin pa rin naman yun. Yan. Pero iba tong Aerox V2 eh. Nagustuhan ko yung ganda ng upuan niya, ganda ng handling niya. So mabilis niya kuhanin yung 99, sa mapiga lang 99. Hindi tayo makapiga ng diretso dahil may mga tumatawid. Yung Aerox V1 ko kasi pinagamit ko na sa utol ko. Nag-enjoy na siya. Gusto ko nga sanang kargahan yung Aerox V1 nung nasa akin pa siya. Ang inisip ko yung budget, eh wala pa tayong budget para doon. Kasi syempre alam mo naman yung pagkakarga ng motor, eh hindi naman siya practical. So gastos yun. Tapos di ka naman kumakarera, pang touring set lang. Satisfaction lang ba? So after 3 years, eto, makakuha na tayo ng Aerox. Naganda na ako sa kulay niya. Ganda ng kulay. Tapos finally, meron na tayong sumobrang budget. So unti-unti naman natin, after nitong stage 1, stage 2 setup, iipunin muna natin lahat ng pyesa. Para isang gawaan na lang. Kasi magastos ang pa isa-isa. Kaya hatiin natin sa dalawang part. Pero yung dalawang part siguro kumpletuhin na natin. Meron na rin racing ECU. Sabi nila kailangan daw eh, racing ECU. Siyempre para maitama yung air fuel mixture. So nagusto ko kay Aerox yung handling niya. Napakaganda ng handling ng Aerox. Nakatry kasi ako sa Marilake yung Aerox na red. Sa gamitin, maganda yung hatak niya. Tsaka yung forma, ang talas ng forma niya, sharp pati yung likod niya. Sporty talaga. So yung nagusto ko kay Aerox. Ano lang na naka CVT set. Ang lakas ng arangkada. Bali na iwanan natin yung KRB 180. Ayan pala, sabayan sa KRB 180. Sabay lang oh. Imagine ha, 155 to.
155 to, sumasabay sa kay RB180 oh. So not bad sa performance, di ba?